Sa panahon natin ngayon na integrated na ang ICT sa ating pag-aaral at pagtatrabaho, mayroong isang aspeto na nagkakapare-pareho ang mga users. At ito ay lahat tayo ay may mga files na ayaw natin maipakita o mapakialaman ng ibang mga tao. Maging ito man ay listahan, halimbawa ng mga passwords na ginagamit natin sa iba't ibang mga social media sites, o di kaya naman ay banking details natin, school or work related na mga files, o di kaya naman ay mga resources para sa mga research purposes. Sorry children. Para sa ating tutorial, pag-uusapan natin kung paano natin maihahide o maitatago ang ating mga files, folders, o mga documents sa ating computer nang hindi ito makikita o mapapakilaman ng ibang mga tao. Mula sa pinakasimple hanggang sa medyo advanced na mga tricks na may kinalaman sa NTFS file system na malamang ay hindi yung panalalaman. Pero a word of warning, ang pagtatago o pag-hide ng mga files at documents ay hindi substitute para sa security na ibinibigay ng pag-encrypt o kaya man yung paggamit ng mga passwords. Gamit ang mga tricks na ito, may tatago natin ang ating mga files and folders mula sa ibang tao, maliban na lang kung alam nila kung paano ito hanapin. So let's start. So dako muna tayo sa mga basic ways kung paano nag-hide and folder sa Windows. Right click tayo sa ating desktop and then select natin ang new and then create a new folder. Let's rename this secret halimbawa. Open natin ito. And then from here, mag-right click tayo sa ating window, select new, and then text document. Let's rename this as password. And here, i-right click natin ang ating file, and then i-select natin ang properties. Lalagyan natin ng checkmark ang hidden attribute, and then click natin ang apply and okay. So naka-hidden na ngayon ang ating file. Ang problema nga lang sa ganitong way ng pagtatago ng files is pwede nilang i-click ang view tab sa ating ribbon, and then pwede nilang lagyan ng checkmark itong option para sa hidden items. Visible na ngayon yung hidden file na ginawa natin. So let's close this window and let's proceed dun sa much better way ng pagtatago ng mga files and folders. So balik tayo sa ating desktop and then let's right click on our folder and select rename. For this, i-rename natin ang ating folder by holding down the Alt key and pressing down 255 sa ating number pad. So mapansin ninyo, wala nang name na visible ang ating folder. Next step na gagawin natin is i-right click uli natin ang ating folder, select properties, and then select the customize tab. Dito sa bandang baba sa folder icons, click natin yung change icon, and then hanapin natin yung blank na icon para sa ating folder. So hidden na ngayon ang ating folder. Pwede natin ito ngayong ilipat sa anumang part ng ating desktop nang hindi ito mapapansin ng iba. Pero since alam natin kung nasaan ito, double click natin at nariyan pa rin ang ating folder at ang ating file. Ang disadvantage naman dito sa win na ito ay pag nag-open sila ng File Explorer at pumunta sila sa ating desktop, makikita natin yung blank entry para sa file folder sa list ng ating mga files. So kita natin dito, wala siyang name, pero mayroong date modified at mayroong file type. So that's our way number 2. So dako tayo ngayon dun sa ating best alternative kung paano magtago ng ating files, pero gagamit tayo ngayon ng modification para sa ating NTFS file system. Now dito meron tayong prepare na folder. Itong folder natin ay naglalaman ng tatlong files. So ang una natin ay isang text document na ginawa natin gamit ang notepad. Pinangalanan natin siyang passwords. At laman nito, yung mga hypothetical lang natin, ha? Hypothetical lang ito, na mga email addresses at yung mga password halimbawa na ginagamit natin para ma-access ang mga account na ito. Ang pangalawa natin ay isang basic na picture file na may extension na JPEG. At ang pangatlong file naman natin ay isang archive na naglalaman ng mga assortment ng mga files. Nilagay ko lang siya dyan para magkaroon lang tayo ng file size. So let's move on sa ating procedure. Dito sa ating taskbar, click natin ang ating search icon. And then type natin ang letters na CMD. Ang best match natin dito ay command prompt. Sa right side, select natin ang run as administrator. And then meron na tayo ngayong command prompt window. Kailangan natin ngayon yung path ng ating location para sa ating new folder na nasa desktop. So click lang natin once ang ating address bar. And then right click natin ito and then select natin yung copy. Lipat tayo sa ating command prompt window and then type natin ang command na cd followed by space. And then i-paste natin ang ating address. Press enter. At nandito na tayo ngayon sa location ng ating new folder.
To see the contents of our folder, type in yung letters na DIR for directory. Press enter. And makikita natin ngayon yung iba't ibang mga files na laman ng ating new folder. So these three files are the same files na matatagpuan natin doon sa ating open na file explorer window. So gagawin natin now is itatago natin itong ating text document na may mga passwords dito sa loob ng ating picture. So lilipat tayo sa ating command prompt. Type natin ang command na type followed by space. And then yung name ng file na gusto nating itago, followed by another space, and then followed by the less than sign. Ang susunod naman nating itatype is yung name naman ng file na gusto nating pagsidlan o pagtaguan ng ating passwords na file. So dito itatype natin ang download.jpg followed by a colon. And kinakailangan natin ngayong mag-enter ng name para dun sa ating file pag i-retrieve na natin siya mamaya. So ang lagay natin dito is yung word na passwords. Click enter. Now pag-check natin ang ating folder using the directory command, parang walang nagbago. Nandun pa rin yung ating tatlong files. So lipat tayo sa ating file explorer. And let's delete itong ating password file. So dadalawa na lang ang file natin ngayon dito sa file explorer. Check natin ngayon dito sa ating command prompt. Nag-reflect na ngayon yung change na ginawa natin. So meron na lang tayo ditong dalawang file, yung download.jpg at testfiles.zip. Next naman nating itatype para ma-check natin kung mayroong effect yung ginawa natin kanina is dir followed by a space, forward slash, and then r. Na dito sa display natin, makikita natin na meron pa rin tayong dalawang file, pero nag-reflect ngayon yung ginawa natin na procedure kanina sa pag-enter ng ating mga commands. So dito sa download.jpg, makikita ninyo yung instance nang nilagay natin yung colon at saka yung passwords, meaning yung password data natin ngayon ay nandun na sa loob ng JPEG na file. Para matest, type natin ngayon yung corresponding na application na may kinalaman dun sa ating itinagong file. So in this case, text file yan, kaya ang ilalagay natin is notepad followed by a space, and then itype natin yung download.jpg colon passwords. Hit enter and mag-o-open ngayon ang notepad with the data mula doon sa ating password na file. Do kung titingnan ninyo, wala na yung file natin dito sa ating file explorer. Now itry naman natin ngayon na itong ating archive ang siya nating itatago dito sa ating picture file. So type natin ngayon ang directory command again. So take note na dahil gumagamit tayo ng command prompt para dito sa ating procedure, minsan nagkakaroon ng complications kapag ang ating file consists of more than one word. Kaya i-rename na muna natin itong ating archive into test na lang. Check natin ngayon ang ating directory. So download.jpg at test.zip. Ang command natin uli, type followed by space. Yung name ng file na gusto nating itago, so in this case is test.zip ang gusto nating ilagay, and then space followed by the less than sign, space, and yung name ng file na gusto nating pagsidlan o pagtaguan ng ating archive. So in this case, yung download.jpg ulit. Huwag kakalimutan ng colon at yung i-assign nating name para dito sa ating archive. In this case ay test. Press enter. Check natin ang ating directory. Meron pa rin tayong dalawang file. Check natin kung nag-take effect ang ating mga changes kanina. So dir space forward slash ulit r. Press enter. And ito na ngayon yung ating result. So now nandito yung ating ginawa kanina. So yung download.jpg colon passwords, nadagdagan na siya ngayon ng download.jpg colon test. Punta tayo sa ating file explorer. And tulad kanina, delete natin ang ating archive. Iisa na lang ngayon ang ating file. Yung picture na lang. Open natin yung picture kung gumagana pa. Yan. So, gumagana pa ang ating picture. Balik tayo sa ating command prompt. And try natin ngayong i-extract yung ating archive mula sa ating picture. So, now ang command na ilalagay natin is expand followed by space and yung name ng ating container. So, download.jpg colon test. And lagyan natin ng name
yung file na magiging result ng ating extraction. So, ang ilagay natin dito is yung tulad nung kanina, test.zip. So, since ito ay archive, ang mag-run ay ang Microsoft File Expansion Utility. And ang result natin is download.jpg:test. Yung number ng bytes copied. And lipat tayo sa ating File Explorer. At ito na ngayon yung ating archive. At pag-check natin, nandiyan pa ang lahat ng ating mga files. So, dako tayo ngayon sa disadvantage dito sa procedure na to. Paano nila malalaman kung meron tayong itinatago ng mga files dito sa loob ng ating picture file? Right-click natin ang ating file. And then, select natin ang properties. Makikita natin na yung size ng ating file is 4.59 kilobytes lamang. So, maliit lang siya. Pero, kung mapapansin natin, yung size on disk natin is 5.05 megabytes. So, 5 megs. Yun yung mga files, kasama na siya na nasa loob ng ating container. So, yun ang way para malaman nila na meron pa tayong itinatagong mga files doon sa file natin o sa picture file natin. At ito ang mga quick alternative ways para maitago natin ang ating files and folders mula sa iba gamit ang ating computer. And as always, if you like this video, please click on the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. At kung sakali naman na ang iyong issue ay ang BitLocker recovery screen, click here sa video na ito, baka sakali na makatulong. At dito naman sa playlist na nasa ibaba para sa iba pa nating mga tech tutorials. Keep safe, and I'll see you in the next one.